Hanggang na malakas sa palakpak ang ating Panginoon! Ayan! Grabe yung energy! Tama-tama ka na energy ngayon ha! Batawa-tawa rin po ba? Ay, nawala bigla. Tama-tama natin yung energy ng bawat isa and hiningal ako doon. Grabe yung energy ni Ate Eds. Ang bongga. And ito, ngayong ano, linggo, di ba na nakaraan? Ano nga ulit yung ano, pinag-usapan natin? Sino nakakatanda? Sino yung naging speaker natin na nakaraan? Si Ate Kate, wow. Ate Kate, shout out. ano yung, kung may nakakatanda, sino nakakatanda nung 3 points na iniwan ni Ate Kate? Yung una muna, sino? Ay, may notes talaga. Go, Nelsa. Ano yun? Yung una lang. Acceptance. Acceptance. Natanggap ka na ba? Ano, ayun. May natanggap ba kayo ngayong week mula kay Lord? Amen. Marami. Yung pangalawa naman, ano yung pangalawa? Dito natin kina nanay. Ayun, Nanay Glo. Obedience. Si Nanay Glo, obedient talaga si Nanay Glo. Pati yung mga apo niya, kasama niya dito, no? Sobrang sisipag magsimba at pumunta sa prayer meeting. Ay, nakataas na agad yung kamay. Wala ba? Ano yung pangatlo? Dito tayo sa teens. Ano yan? Sacrifice. Ang galing ah. Walang notes yun ah. Ang galing. So, ayun, yung pinag-usapan natin last Sunday is about commitment, di ba? O, mga committed ba kayo? Amen. Committed tayo kay Lord. And ngayon, may iba ni bago ulit tayong speaker. And yung speaker natin na to, minsan lang siya magsalita, pero kapag nagsalita siya, tamang-tama talaga sa puso mo yung mga sinasabi niya. And hindi ko na matatagalin ba? Tinatawag ako si Ate Ida. Balakpakan natin ang at... Ayan. Tolo. Narinig po ako sa likod? Ayan. Brother, pahinaan niya onte. Nanalo lang ako sa kanta. Sino dito walang pera? Sino dito tao walang pera? Ako po. Pero not related to sa taktawa. Sino walang pera? Sino naniniwala na bibigyan ni Lord ng pera? Ayan. Wala rin akong pera, so wala akong mabibigay. Pero ayan, may pa-quiz sana ako kasi ni-review na kayo ni Ate Ira. Daya, may pa-premium pa naman ako. Una house and lot. Oh! Pero joke lang. So sa gabing ito, ano nga po yung topic ni Ate Kate ng nakaraang linggo? Commitment. Sinong makapagbibigay ng definition ng commitment based sa talk ni Ate Kate? I'll go. Jesus? Pero ni-specify pa niya yun sa talk niya. Sino pa? Nanay? Pag committed ka kay Lord, rain or shine, pupunta ka. Amen. Totoo yun. Sino pa? Commitment. CJ? Act of love, sabi ni Kuya CJ. Totoo naman, act of love. Tapos sabi ni nanay, ang commitment, pupunta ka pa rin. Rain or shine, di ba? Ang ganda. So sa talk ni Ate Kate, nagbigay siya ng 3 points. Unang-una, ano yun? Acceptance. Nung nakaraang linggo, ang tinok ni Ate Kate is yung commitment ni Lord sa atin. Amen? Ano yung 3 points na binigay ni Ate Kate? Una, acceptance. Yung, alam naman ni Lord yung hirap na pagdadaanan niya kahit masakit, pero tinanggap pa rin niya kasi mahal niya tayo. Amen? Yun yung acceptance. Pangalawa, ano yung obedience? Obedience, sinunod niya pa rin yung ama kahit na alam niyang masakit yung mangyayari sa kanya. Kasi, ano? Anong reason? Mahal niya tayo. Amen? Ano yung pangatlong point? Yung last point ni Ate Kate? Ayan, sacrifice. Sinacrifice ni Lord yung buhay niya para lang maligtas ka. Amen? So in short, ang commitment last week is yung pagmamahal ni Jesus para sa atin. Amen? So sa linggong ito, ano naman yung response mo dun sa binigay ni Lord na pagmamahal sa'yo? Uupo ka lang ba dyan? Nakikinig ka lang ba? Ano yung gagawin mo dun sa... Paano mo i-accept yung pagmamahal na binigay sa'yo ni Lord? Meron ako, natuwa ako sa sharing ni Ate Kate last week. Sabi niya, kasi di ba may sharing siya na pinapagalitan siya ng tatay niya, natatakot siya sa tatay niya every time na pupunta siya rito. Pero alam niyo, yun yung definition ng commitment eh. Yung natatakot siya sa tatay niya pero nandito pa rin siya.
Amen? Yung commitment, pupunta ka pa rin kay Lord kahit na may pinagdadaanan ka, kahit na natatakot ka, kahit may sakit ka, kahit may problema ka, yun yung commitment. Amen? Sa gabing ito, may tanong ako sa inyo, naranasan niyo na bang magmahal? Ayan na. Sino yung mga nagmahal dyan? Ayan. Wow, brother, salamat. Ayan. So, sa gabing ito, ang topic natin sa gabing ito, okay, yun? Ang topic natin sa gabing ito, ano yung response natin kay Lord sa pagmamahal na binigay niya? In short, pakibasa nga po. Loving God. Unang point. Pakibasa. Love the Lord with all your heart. Mahal mo ba yung Diyos ng buong-buo sa puso mo? Patingin nga nung nagmamahal kay Lord ng buo sa puso niya. Yan. Tama. So, pero alam niyo mga kapatid, minsan yung pagmamahal kasi natin kay Lord, marami tayong kahati eh. Diba? Sinong kahati nung pagmamahal mo kay Lord? Magbibigay ako example. Sa mga kabataan, sino yung humahati sa pagmamahal sa puso nyo, para sa pagmamahal nyo kay Lord? Siyempre, una yung pag-aaral. Kayo, love life, agad iniisip niya eh. So, una, minsan, masama ba yung pag-aaral? Hindi. Sa aming mga nagtatrabaho, minsan, ang humahati sa oras namin, yung career namin. Pero masama ba yung career? Hindi masama yung career. Masama ba yung love life? Minsan, kahati din ni Lord sa buhay natin yan eh. Masama ba yung love life? Minsan, oo. Diba? Minsan, hindi. Yan. So, sa gabing ito, love the Lord with all your heart. Maraming kahati si Lord sa buhay natin. Amen? Nung pinagninilayan ko tong talk na to, sabi ko, parang naramdaman ko na rin to, kahapon lang talaga. Kasi diba, sa puso natin, dito nagmumula yung emotions. Amen? Lahat ng emotion na nararamdaman mo, minsan talaga nag-arise from the heart eh. Lahat ng naiisip mo, lahat ng pakaramdam mo, dito sa puso nang gagaling. Tapos nagninilay ako, sabi ko, paano kaya, what if lang, mga what if ko sa buhay? Paano kaya pag hindi ko nakilala dito si Wilson? Sabi ko, nandito pa rin kaya ako? Kasi, ayan na. Ayan. So, ayan yung mga what if ko. Unang what if, paano pag hindi ko sa simbahan nakilala si Wilson? Nandito pa rin kaya ako kay Lord? Kasi posibleng maging kahati siya din sa puso ko. Amen? Tapos, minsan, yung ganong choices sa buhay, meron naman akong choice na siya na lang, di ba? Wag na si Lord, siya na lang, aalis na ako. Kasi masaya naman ako, bakit ko pa kakailanganin si Lord, di ba? Minsan may mga ganong factor tayo sa buhay eh. Pero, loving God with all our heart, hindi lang siya option eh. Isa siyang decision. Ngayon, sino ang pipiliin mo? Sa kabila ng kahati ng puso mo, sino yung pipiliin mo? Hindi masama ang pag-aaral, pero sino ba ang number one sa puso mo? Masama ba ang career? Hindi rin. Masama ba yung pagtatrabaho? Hindi rin. Pero, nagiging half-hearted kasi tayo kay Lord dahil sa mga ganong bagay. Amen? Ngayon, ano ang choice mo ngayon? Sino ang pipiliin mo? Sino ang pipiliin ko? Si Lord ba o? May ginawa kami dating play. Si Lord ba o ang pamilya mo? Minsan ganon. Si Lord ba o ang pangarap mo? Sinong pipiliin mo? Siyempre, minsan yung pagmamahal naman, hindi palaging masaya. Amen? Darating yung time na masasaktan ka. Darating yung time na dudurugin ka ng sobrang pagmamahal mo kay Lord. Pero the moment you stand para kay Lord, kahit na ganun yung mga nararamdaman mo, mga kapatid, yun yung commitment eh. Diba? Amen? Yun yung commitment. Alam niyo yung nangyari sa akin, pero naging hadlang ba siya para mahalin ko yung Diyos ng buong buo pa sa puso ko? Alam niyo yung nangyari sa pamilya ko, alam niyo na yung buhay ko, pero hindi siya naging hadlang eh. Kasi
nagdesisyon ako na mag-commit kay Lord, nagdesisyon ako na mahalin ko siya kahit na nasasaktan ako, kahit na kinuha yung tatay ko. Kasi nabuo na sa puso ko yung salitang commitment na Lord, mahal kita kahit na. Na Lord, magsiserve ako kahit na. Ibig sabihin, yung pagdalo natin dito, minsan may kahati, pero sabi nga sa kanta, kailan may di kita ipagpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Bakit may pagpapalit si Lord sa mga kahati ng puso mo kung ang nararamdaman mo dito, langit? Amen? Dito mo nararamdaman yung kapayapaan. Dito mo nararamdaman yung minsan hindi natin maramdaman sa tahanan. Bakit may pagpapalit yung Diyos sa mga bagay na humahati sa puso ko? Ano ang choice mo ngayon? Bubuhin mo ba yung puso mo para kay Lord? O pananatalihin mo hati yung puso mo kasi ayaw mo lang? Pero sa ang may share ko sa inyo, kailanman hindi ko ipagpapalit to. Maraming beses na akong dinurog ng sitwasyon ng buhay. Marami na akong beses dinurog ng problema sa labas, pero never kong ipagpapalit tong community, never kong ipagpapalit yung Diyos. Kasi yung nararamdaman ko dito, langit. Na dito ko hindi ko mararamdaman sa labas, dito ko lang siya mararamdaman. Amen? Pangalawa, pasabay-sabay nga po tayo. Sino nakakaalam po ano yung meaning ng soul? Tagalog na lang. Tagalog ng soul. Sabi nila, di ba, kaluluwa, soul. Sabi nila, ang kaluluwa o ang soul ang bumubuhay sa atin. Ibig sabihin, ng love the Lord with all your soul, mahalin mo yung Diyos ng buong buhay mo. Madali bang mahalin si Lord ng buong buhay natin? Kung ang kapalit nito, pangarap natin sa buhay, kung ang kapalit nito, yung kayamanan sa labas, madali ba siyang mahalin ng buong buhay? Actually, nahirapan ako sa part na to, kung ano yung i-explain ko rito. Pero isa lang yung naintindihan ko, na hindi lang tuwing prayer meeting natin mahal yung Diyos. Na hindi lang tuwing merong hope natin mahal yung Diyos. Dapat kahit paglabas mo, mahal mo pa rin siya. Amen? Kasi minsan nakakalimutan natin paglabas natin ng chapel, ay mahal ko yung Diyos. Pero bakit na-express ko lang sa chapel? Pero siguro yung iba, dito lang yung pagkakataon na ma-express yung pagmamahal nila. Pero in our own ways, kahit na nasa CR ka, di ba pwede mong mahalin yung Diyos? Amen? Pwede mong i-express yung pagmamahal na meron ka kay Lord. Sabi nga, loving the Lord with all your soul, it's a love born out of a decision. Sabi ko nga kanina, ang pagmamahal kay Kristo, isang desisyon. It is a commitment na mahalin natin yung Diyos ng buong buhay natin. Sabi nga, next brother, ayan, hindi dapat option si Lord kung kailan ka lang masaya tsaka ka nandito, kung kailan ka lang walang, kung kailan ka lang available, nandito ka, dun mo lang mahal yung Diyos. Kung kailan ka lang ba free, dun mo lang mamahalin yung Diyos. Hindi ganun eh. Dapat mahal mo yung Diyos ng buong buhay mo. Hindi natin mapapantayan yung sakripisyo ng Diyos na binigay sa atin, na minahal na tayo ng buong buhay niya, na ang kapalit buhay din niya. Amen? Pero anong may offer natin? Yung sarili natin, yung buhay natin. Amen po ba? Love the Lord God with all your soul. Sana hindi lang dito natin mahal yung Diyos. Kaya ba natin yun? Sana hindi lang tuwing prayer meeting, hindi lang tuwing may misa, hindi lang tuwing may event, doon lang tayo nagpapakita. Hindi ganun yun eh. Di ba? Love the Lord God with all your soul. Mahalin mo siya ng buong buhay mo. Amen? Kaya natin yun? Amen. Pangatlong point. Ay, ayun pala. Sorry. Sabi nga sa isang kanta, pag mahal mo yung Diyos ng buong buhay mo, sino pong nakakaalam na no, di ako magsasawa? Di ko kayang mabuhay nang wala ka sa piling ko. Totoo yun. Pag mahal mo yung Diyos ng buong buhay mo, kaya mo pa bang mabuhay nang wala si Lord? Hindi, di ba? So, magde-decide ka, sinong pipiliin mo? Babalik tayo sa unang punto, sino ang pipiliin mo?
Desisyon ng pagmamahal, hindi siya trip-trip lang, isang desisyon ng pagmamahal. Di ba ang lalaki nga kapag nanliligaw, minsan trip lang, pero yung iba pinag-iisipan. Kung meron pang gano'ng lalaki, amen? Di ba? Minsan dinedecide din natin kung sino yung mga liligawan natin, hindi trip-trip lang, amen? Ganon din yung pagmamahal natin dapat kay Lord, hindi trip-trip lang. Hindi kung kailan convenient lang sa atin, nandun tayo, amen? Mahal natin dapat yung Diyos ng buong buhay natin. Amen? Amen? Pangatlo, sabay-sabay nga po tayo. Sa kanina, ang sabi ko, yung puso natin, dito nanggagaling yung emotion, tama? Pero yung isip natin, ito yung nagdedirekta ng buo nating pagkatao minsan. Amen po ba? Diba? Ito yung nagdedirect kung ano yung desisyon na gagawin mo. Ito yung nag-i-influensya sa kung ano yung gagawin mo bukas, sa kung ano yung nakukuha mo sa mga taong nasa paligid mo, kung sino yung mga kasama mo. Yung isip natin yung nagdedirecta rito. Pero meron akong Bible verse na i-share sa inyo. Sabay-sabay nga po tayong basahin to. Susundin lang natin yung gusto natin sa buhay. Kasi di ba minsan may mga ano tayo, may mga kaisipan tayo na gusto kong yumaman, gusto kong magkaroon ng magandang trabaho, gusto ko maayos yung pamilya ko, gusto ko payapa lahat, gusto ko maunlad. Pero minsan kasi ano ang ginagawa natin? Kinakalimutan natin yung Diyos para doon. Amen? Pero kung isiset natin yung mga alam nyo mga kapatid, kung isiset natin yung isip natin sa mga makabundong bagay, minsan nalalayo tayo sa presence ni Lord. Amen? Sa sobrang paghahabol mo ng mga gusto mo sa buhay, nawawala ka na, hindi mo namamalayan, nawawala ka na sa presensya ni Lord. Hindi lang siya material na bagay, minsan sa paghahabol mo sa maling tao eh. Di ba? Oh. Maling tao yung hinahabol mo, nawawala ka pa, tas iiwan ka rin lang. Oh. Pagpapalit mo pa ba yung Diyos kung dito mo nararamdaman yung tunay na pagmamahal? Siyempre hindi na. Bakit maaksayahin yung oras mo doon? Amen? Ayun, minsan, sa pag-chase natin ng mga makabundong bagay, nalalayo tayo sa presence ni Lord. Minsan, feeling natin, wala na tayong buhay. Kasi, based sa mga desisyon natin sa buhay, ito yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Pero, kung isiset natin yung ating mga isip sa Espiritu, pabalik brother, pansin nyo, kahit na hindi mo naman na-chase pa yung pangarap mo, payapa ka pa rin. Amen? Payapa ka, tsaka meron, punong-puno ka pa rin ng buhay. Amen? Meron nga po akong kawork na kinikwento ko nga po ito pag may sharing. Para nag-uusap kami, naiingit siya sa akin. Siya sobrang yaman na. Kumbaga, mas marami yung pera niya sa akin. Pero sabi niya, alam mo na ano nga ako sa'yo, naiingit ako sa'yo eh. Kasi buti ikaw, meron kang community na napupuntahan na ganyan. Pero ako wala. Pagka-uwi ko ng bahay, wala na akong buhay. Pagka-uwi ko, ihiga na lang ako. Pero ako na walang pera minsan. Pero ako may punong-puno ng buhay. Kasi nandito ako sa Panginoon. Amen? Love the Lord your God with all your mind. Ibig sabihin, sa akin ang definition ko dito, isasama ko yung Diyos sa lahat ng desisyon ko sa buhay. Alam nyo, sa pagpili ko ng work, i-share ko po sa inyo ha, sa pagpili ko ng work, lagi kong pinag-pray, Lord, ibigay mo yung trabaho na kung saan makakapag-serve pa din ako. Yun po talaga, simula nung nakagraduate ako, kasi ayoko po talagang mawala sa service. Talagang gusto ko nandito ako, gusto ko kasama ko kayo every Sunday. Ayoko nung, alam mo yung may nagtatrabaho ka, tapos naiisip mo kayo, ang saya-saya nyo, nagsasayahan kayo rito, nag-aawitan. Ayun. Sobrang nabibless po ako kasi minsan nga, tinuturn down ko na yung trabaho kahit na sobrang malaki yung offer. Kesa dun sa, halimbawa, dalawang offer po sa akin. Yung isa, sobrang laki ng offer. Tapos yung isa, tama lang. Pero hindi natatamaan yung service.
Ang pinipili ko po lagi talaga yung hindi natatamaan yung service. Kahit po yung work ko ngayon, hindi po ako makaalis-alis kasi ito po yung work na ano eh, hindi man ganun, mas mataas syempre, mas maraming opportunity sa labas, pero hindi ko po siya maiwan-iwan. Kahit na gusto ko lang iwan, kasi ang number one perks, nakakapag-serve pa din ako eh, dahil sa schedule ko eh. Eh, matagal kong pinag-pray to, bakit ko iiwan, sabi ko kay Lord. Tapos, so natutuwa lang ako kasi sana ganun din tayong lahat, di ba? Na kapag nagde-decision tayo sa buhay, kung mahal natin yung Diyos, isama natin lagi yung Diyos sa ating decision. Amen? Kasi din talaga yung tunay na pagmamahal eh, na hindi, totoo na hindi mo kaya mag-isa, pero pag sinamahan mo ng Diyos, kahit na imposible, imposible naman talaga. Amen? Tinatanong ako minsan ni Wilson, bakit daw ang dali kong makahanap ng trabaho? Feeling niya madaling makahanap, pero ako, deep inside, nahihirapan ako. Madaling mahal. Totoo po yun. Kumbaga, pag meron akong na-accept na trabaho, kumbaga, pag hiring process naman, madali naman po. Pero lagi ko po talagang isinasaalang-alang yung schedule ng service kasi ayaw ko po talaga siyang mawala. Sana ganun din tayo, kahit na nag-aaral pa tayo, yung mga humahati sa puso nyo, sana kung ano man yung pinagkakaabalahan nyo sa buhay, lagi nyong isama yung Diyos sa desisyon na nagagawin nyo. Kasi kahit na minsan hindi mo makita yung clear path, pero pag nakay Lord ka, payapa naman, eh, hindi ka naman niya pababayaan. Eh, amen. Pang-apat. Ay, ito pa pala, sorry. Sa pagsama mo kay Lord sa desisyon, ibig sabihin, the more you consider God sa desisyon mo, ibig sabihin nun, mahalaga siya sa'yo. Amen? Ibig sabihin, mahal mo yung Diyos kapag kinoconsider mo lagi siya sa desisyon mo. Amen po ba? Pang next brother. Pang-apat na punto. Sabay-sabay nga po tayong basahin. Love the Lord with all your strength. Brother, next mo nga. Our whole strength refers to the physical strength of our body. When we turn our heart to the Lord and set our mind on Him, our body will follow. Tama? Amen? Totoo naman eh. Minsan, kahit na may lakas ka, pero pag hindi mo mahal yung Diyos ng buong puso mo, ng buong buhay mo, wala namang walang puwenta minsan yung lakas mo eh. Amen? Tuwang-tuwa ako sa sharing ni Nanay Sel kahit na wala ako rito. Siyempre, napakinggan ko po yung nangyari nung nakarang linggo. Kumbaga, na-bless ako kay Nanay kasi siya yung feeling kong patotoo nung love the Lord God with all your strength. Kasi alam mo, ang ginawa lang naman ni Nanay, unang-una, minahal niya yung Diyos ng buong puso niya. Pangalawa, minahal niya yung Diyos ng buong pagkatao niya. Pangatlo, minahal niya yung Diyos with all her mind. Malakas ba si Nanay? Oo, nakakalakad si Nanay. Pero marami kang maririnig kay Nanay na sharing na nanghihina na siya minsan. Pero bakit nandito pa rin siya? Kasi mahal niya yung Diyos. Amen? Minsan hindi naman talaga hadlang yung sakit para mahalin mo yung Diyos eh. Hadlang ba siya? Minsan, oo. Pag, alam niyo, pag pilay ka talaga, pag bedridden ka na. Pero marami pa rin paraan para mahalin mo yung Diyos kahit na nasa bahay ka lang, kahit na nakahiga ka. So meaning, hindi hadlang talaga yung sakit. Amen? Huwag natin antayin na tayo yung dumating sa point na yon. Na tayo na yung hindi nakakatayo, na tayo na yung nagkakasakit. Sana huwag tayo dumating sa ganong point. Kasi hanggat may lakas ka, lalong-lalo na sa kabataan, mahalin mo na yung Diyos ngayon. Mag-decide ka na ngayon na. Kung hindi ngayon, kailan ka pa magde-decide? Amen? At panghuling punto, love your neighbor as yourself. Madali bang mahalin yung neighbor? Siyempre hindi. Pero madali ba siyang mahalin kapag mahal mo yung Diyos? Madali siyang mahalin kapag mahal natin yung Diyos. Amen? Hindi madaling mahalin yung neighbor natin kapag wala tayo sa Panginoon.
Hindi rin madaling mahalin yung sarili kapag wala tayo sa Panginoon. So paano mo gagawin? Paano mo mamahalin yung neighbor mo as yourself? Unang-una, dapat na kay Lord ka. Unang-una, dapat mahal mo muna yung Diyos. Kasi hindi mo ma-appreciate yung mga tao yan kapag hindi mo minahal yung Diyos. Amen? Diba? In line with our mission nga, diba? Paano natin mamahalin yung the last, the least, the lost kung hindi mo mahal yung Panginoon? Mahirap siyang gawin. Pero pag na kay Lord ka, sobrang dali lang niyang gawin. Amen? Kayang-kaya mo siyang gawin. Kayang-kaya mong mahalin yung mga taong pag-alagala dyan sa labas. Kaya mong mahalin yung mga taong walang-wala na sa buhay. Pero pag wala ka sa Diyos, hindi mo kaya yon. Pero pag na kay Lord ka, sobrang sisiyo lang na mahalin sila. Amen? At ayun mga kapatid, familiar ba sa inyo yung verse na to? Sabay-sabay nga nating basahin. Ito yung sinabi ng Diyos. This is the greatest commandment. Love the Lord. Unang-una, ano yan? Love the Lord your God with all your? Pangalawa, love the Lord your God with all your? Pangatlo, love the Lord your God with all your? Pangapat, love the Lord your God with all your? At pangulo, love your neighbor as? Kaya ba natin siya? Di ba kayang-kaya? Pag nandito ka na, kayang-kaya eh. It's a matter of decision, mga kapatid. Kasi kung pipiliin mo palaging maging half-hearted, hindi mo talaga kaya yan. Pero kapag buo ka, kapag buo yung loob mo parang kay Lord, kayang-kaya mong mahalin yung Diyos. Amen? Loving God means that God must be our number one priority. Kahit na marami tayong ginagawa sa buhay, kahit na nag-aaral tayo, kahit na nagtatrabaho tayo, dapat ang top ng ating priority sino? Kasi minsan kahit na, alam mo yun, sa mga, nung nag-aaral ako, hindi ko naman priority yung trabaho, ay yung pag-aaral eh. Ang priority ko lang yung service kada formation. Pero nakagraduate ako. Kasi ginawa ko lang na priority yung Diyos. Hindi naman niya ako pinabayaan eh, nung ginawa ko siyang priority. Kahit ngayon nagtatrabaho ako, nakakapag-provide naman ako sa pamilya ko. Nabibigay ko naman yung gusto ng magulang ko. Nabibili ko yung mga gusto ko. Pinabayaan ba ako ng Diyos? Hindi naman eh. Sana ganun din kayong lahat na nandirito. Nawa ganun tayo, ganun yung maging mindset natin na kahit marami tayong ginagawa sa buhay, kahit na pinag-aalala mo yung mga ginagawa mo sa buhay, pero pag ginawa mong priority si Lord, kasunod na niyan, biyaya, ay amen? Nagugulat ka na lang kung saan ka nakakakuha ng pangkain mo bukas. Diba? Ganun yun eh. Pag ginawa mong priority yung Diyos ngayon, bukas may mga biyayang darating na hindi mo naman inaasahan. Pag ginawa mong priority si Lord, blessing will follow. Amen? Sabi nga sa kanta, yan. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking puso, you're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Ayun ang ibig sabihin ng commitment natin kay Lord. Na kahit warakin ka ng mundo, magtitiwala ka pa rin. Na kahit dumugin ka ng problema, mamahalin mo pa rin yung Diyos, pupunta ka pa rin. Amen? Sabi nga ni Nanay, rain or shine, I will love the Lord. Rain or shine ang buhay natin. Di naman syempre palaging rainbow yung mararamdaman natin sa buhay natin. Amen? Meron ding mga rains. Pero rain or shine, dapat mahal natin yung Diyos. Pipiliin natin yung Diyos araw-araw. Sabi nga sa kanta ng Ben and Ben, di ba? May waga, pipiliin ka sa araw-araw. Mahirap piliin yung Diyos araw-araw, pero yun yung commitment. Pag pinili mo siya araw-araw, ibig sabihin mahal na mahal mo yung Diyos. Amen?
Pag pinili mo yung Diyos araw-araw, kahit na may problema ka, kahit na hindi ka okay, yun yung commitment. Amen? Commitment. Yun yung mamahalin mo yung Diyos kahit na hindi ka okay. Kahit na nasasaktan ka, kahit na may problema ka. Yun ang commitment, mga kapatid. Bilang pangwakas, sa pagmamahal natin kay Kristo, syempre hindi dapat half-hearted. Amen? Ibig sabihin, maging all-in tayo para kay Kristo. Amen? Kaya ba natin maging all-in? Ibig sabihin ng all-in, magtitiwala ka kahit may problema ka. Tatayo ka pa rin dito kahit na may pinagdaraanan ka. Amen? Kahit na may nararamdaman ka physically, emotionally, spiritually, nandito ka pa rin. Yun yung pagiging all-in. Ang pagiging all-in, yung pagpili mo kay Lord araw-araw. Kaya ba natin maging all-in para kay Lord? Yan. All that we have is devoted para kay Christ. Yung lakas natin, yung isip natin, yung puso natin, yung buo nating pagkatao, para lang kay Kristo, para lang sa ating Diyos. Kaya ba natin ialay yung buong pagkatao natin para sa Kanya? Ang hina naman. Kaya ba natin yun? Kayang-kaya natin. Basta mag-decide ka ngayon na. Kaya natin mag-decide, di ba? Kaya natin pag-desisyonan na, Lord, pipiliin na kita ngayon na. Pipiliin kita sa araw-araw. Amen? Meron akong ituturo sa inyong kanta. Yung chorus lang. Sino pong nakakaalam ng One Desire ng Hillsong? Baka familiar sa inyo. Yan. Siguro kasi very ano sa akin to eh, very meaningful yung kantang to. One desire is to be with God, is to be with Jesus. Hindi siya madaling gawin, pero the moment you decide na ang dinedesire mo si Kristo, sobrang sarap sa pakiramdam. Amen po ba? Yung kantang to, ibig sabihin ng to be with you, to be with Jesus, pag, di ba pag gusto mo laging makasama yung tao, kapag mahal mo yung tao, gusto mo lagi siyang makasama. Amen? Sana ganun din tayo kay Christ. Kapag mahal natin yung Diyos, siya dapat yung lagi nating kasama. Amen? Brother, yung chorus nga lang. Ganto pa yung chorus. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Tayo mo tayong lahat. At sa oras na ito, yung ating mga sarili, yung ating buong pagkatao ay para sa Diyos lamang. All that we have is devoted para lamang sa ating Diyos. Yung ating puso, yung ating pagkatao, yung ating buhay, yung ating isip, yung ating mga lalakas ay para lamang sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ay aming mahal na mahal, aming Diyos. Kaya sa mga oras na ito, sa simpleng awitin na ito, ipaparamdam namin, Lord, kung gaano ka namin ka-desire na mahalin, kung gaano ka namin ka-desire na piliin araw-araw, kung gaano ka namin ka-desire na panindigan sa aming mga buhay na, Lord, kahit na may nararamdaman kami, kahit na may problema kami, kahit na nasasaktan kami, kahit na hindi na namin kayang tumayo, Lord, pipiliin ka pa rin namin sa aming mga buhay. At mga kapatid, sa oras na ito, our one desire is to be with Jesus, is to love the Lord. At Panginoon, sa oras na ito, aalayan ka namin ng isang awitin. Na Lord, we desire you. We desire to be with you, Panginoon.
Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was.